Magandang tanghali, Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Biyernes tayo ngayon, Agosto 7, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, Northern Luzon binalaan dahil sa mahigit sa 4 na metrong storm surge dahil sa epekto ng bagyong si Hana. Hanging habag at unti-unti nang umuusad pa Luzon mula sa Visayas. Isang senador, 5 kongresista at cabinet official kabilang sa panibagong kinasuhan sa third batch ng pork barrel scam cases. Pangulong Noynoy Aquino, pinaalalahanan ang mga pulis na walang kikilingan sa darating na 2016 presidential elections. Rescue operation sa 2 minero na umano'y nakulong sa loob ng tunnel sa Binguet, nagpapatuloy. Libo-libong bilang ng mga residente sa lalawigan ng North Cotabato na apektado ng baha, na dagdagan pa klase sa mga paaralan suspendido. 4 na sundalo sugatan sa nangyaring sagupan laban sa mga rebelde sa lalawigan ng Albay. Mag-iina, tinangkang magpasagasa sa sasakyan dahil daw sa hirap sa buhay. Sa Cebu, on duty na polis at 3 iba pa na aktuhan na nagpapatsesyon arestado. Sa international news naman, frontrunner na si Donald Trump nagbigay kulay sa unang presidential debate ng Republican Party sa Amerika. China inakusahan ng Japan at Pilipinas na pinagtutulungan ang Beijing sa usapin sa South China Sea. Sa balitang sports, Phil-Am NBA star Jordan Clarkson sumuporta na rin sa Pilipinas sa pagbid sa hosting ng FIBA World Cup. Delegasyon ng Pilipinas sa magaganap na bidding mamaya sa FIBA World Hosting, nanawagan ng dasal sa mga kababayan habang Yao Ming at Manny Pacquiao muling nag-face-off ilang oras bago ang bidding na yan. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Desca, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Forecast. Alamin nga natin ang huling lagay ng panahon ngayon sa bagyong Hana na yan na nagbabanta sa Luzon. Mula dyan sa Bombo Weather Center, si Bombo Dennis Amito, Bombo Dance. Nakapagtala na ngayon ng nasa 4 na metrong taas ng storm surge sa mga isla ng Batanes, gayon din sa ilan pang bahagi ng extreme northern Luzon. Ayon sa ulat ng PAGASA, dulot ito ng malakas na hanging dala ng Typhoon Hana na inaasahang magpapatuloy hanggang sa araw ng Linggo, at bago yan lalabas sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagtaya ng PAGASA, bukas ng umagang inaasahang landfall ng bagyo sa Taiwan, kaya maaaring dumami pa mga nasa signal number 2 sa mga lugar sa hilagang bahagi ng Luzon. Huling nga mataan ang naturang sama ng panahon sa layong 380 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Nananatili naman ang lakas nito na halos pumapalo pa rin ng kapareho kahapon na 165 kilometers per hour at may pagbugsong 200 kilometers per hour. Inaasahang magpapatuloy ito sa direksyong Pakanluran, hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon ay nakataas na ang signal number 2 sa Batanes kasama ang Itbayat, habang umiiral naman ang signal number 1 sa Kalayan, Babuyan Group of Islands, gayon din sa Northern Cagayan. Maaring mamaya, Bombo June, mga kaibigan, ay madamay na rin ang mga karating nitong lalawigan sa pagtataas ng babala ng bagyo bilang isa, dahil na rin sa patuloy na paglapit ng sama ng panahon. Ang sirkulasyon ng naturang sama ng panahon ang inaasahang makakaapekto sa mga isla sa dulong hilagang Luzon, pero hindi pa rin ito tatama sa lupa kagaya ng unang pagtaya ng PAGASA, gayon din ang iba pang mga weather agency, dahil inaasahan ang magla-landfall ito sa bahagi ng Taiwan. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pasa Radyo, Bombo! Makibalita nga tayo dyan sa Campo Crami, sapagkat ngayong araw na ito ay anibersaryo ng Philippine National Police. Direktamente mula dyan sa Campo Crami, si Bombo Analisa Birano. An! Bombo June, tiniyak nga ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang pagpapakitang gilas sa kanilang mga trabaho bilang supli sa todong suporta na ibinibigay ng pamahalaan sa kanilang organisasyon. Ayon kay Marquez, dapat lang na kanilang tugunan ang makatotohan ng serbisyo sa bayan at publiko, dahil todo din ang ibinibigay na suporta ng gobyerno, gaya ng pagbibigay sa kanila ng mga mission essential equipments,
gaya ng pagpapalakas ng kanilang firepower capability, communication at mobility. Sinabi ni PNP Chief na sa Administrasyong Aquino lamang nakamta ng PNP ang 1:1 ratio ng baril kung kaya't natutugunan na ang kakulangan ng mga baril sa mga PNP personnel. Sa pagdiriwang ng pambansang pulisya ng kanilang ika-114 PNP anniversary ngayong araw, hinikayat ni Marquez ng kanyang mga kasamahan sa police service na i-reaffirm ang kanilang commitment, ang honor, justice, and service para panatilihing highly capable ang mga ito sa kanilang pagpapatupad ng misyon. Ipinagmamalaki din ni Marquez ang mga naging accomplishment na kanilang kampanya laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad at mga illegal na aktibidad. Dahil umano sa offline lambat sibat, bumaba ng 60% crime volume sa Metro Manila at sa mga nakalipas na linggo naman, nakapagtala lamang ang PNP dito sa Metro Manila ng 314 incidents. Puspusan din ang ginagawang paghahanda ng PNP para sa nalalapit na APEC Summit sa buwan ng Nobyembre at ang nalalapit na 2016 national election kung saan whole of government approach ang kanilang ipapatupad. Patuloy naman ang pagde-deploy ng PNP sa mga pulis sa lansangan para palakasin ang police visibility, matiyak na ang kaligtasan ng publiko. Ibinida din ni Marquez ang pagkaka-aresto sa 17,000 na mga wanted person at ang pagbuwag nila sa 33 criminal gangs. Sa kampanya naman laban sa comprehensive firearms law, nasa 4,000 na mga loose firearms ang kanilang nasabat habang 4,500 naman ang mga violators ang kanilang naaresto. Habang sa kampanya kontra illegal drugs, nasa 1.5 billion pesos ang halaga ng mga droga ang kanilang nakumpisa habang 19,000 na mga drug offenders ang kasalukuyang naaresto at nakakulong. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montano Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kaugnay ng balitang yan, ang Pangulong Aquino ay pinaalalahanan ang mga pulis na wala dapat kikilingan sa darating na 2016 elections. May detalye mula sa Malacanang si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Raymond. Pinayuhan ngayon ni Pangulong Aquino ang mga pulis na matiling non-partisan at walang kikilingan sa dating nahalalan sa 2016. Iti bagamat si Interior Secretary Marrojas ang kanyang in-endorso ang standard bearer ng Administration Party sa halalan. Ginawa ng Pangulo Aquino ang pahayag sa selebrasyon ng 114 Police Service Anniversary sa Campo Crame. Sinabi ni Pangulo Aquino, kanyang inatasan ang PNP na tiyaking patas, malinis at kapanibaniwala ang resulta ng eleksyon. Ayon pa sa Pangulo Aquino, huwag daw papagamit o papaimplementsyahan sa mga tiwaling kandidato na nagnanais lamang ibalik ang ating bulong ng sistema sa pamahalaan. Kasama ito, kinilala at pinasamatan din ng Pangulo Aquino ang ambag ng PNP sa pag-unlad at matiling matag sa sinumpaang tungkulin sa sambayanan. Natumbangin ang pahayag ng Pangulong Aquino. Ngayong nalalapit na ang halalan, muli na naman susukatin ang dekalidad ng serbisyo natin mga pulis. Ang hamon at atas ko sa inyo, siguruduhin na patas, payapa at mga tarungan ang magiging pagpili ng susunod na pinuno ng ating mga boss. Pinagtingnan natin ang ating paghilos upang mabuwag ang private armed groups at iba pang banta para lang gamitin ang halalan sa kanilang pansariling interes. Alam kong patuloy lang ninyong tutuparin ang inyong trabaho na wala kayong kikiling ang partido o ilang panig na inuuna ang agenda ng pansarili kaysa kakapanan ng nakakarami. Ang bahagi ng pahayag ng Commander-in-Chief mula sa Malacañang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Tiniyak ng NBI na sapat na ang hawak nilang ebidensya para sa ihahaing third batch ng pork barrel fan scam case ngayong araw sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa kakasuhan o kinasuhan na itong sina Senador Gringo Hunasan, TESDA Director General Joey Villanueva, La Union 1st District Victor Ortega, dating La Union Representative Manuel Ortega, dating Zamboanga Representative Isidro Real Jr., Manila 5th District
Congressman Amado Bagatsing at Cagayan de Oro Congressman Rofos Rodriguez. Matatandaang ang nasabing mga pangalan din ang lumutang noon sa leak information ngunit hindi agad kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima. Dismayado naman si Bagatsing sa naturang reklamo dahil kinasuhan na nga niya ng perjury itong si Janet Lim na pulis dahil daw sa pagsisinungaling ng isama niya sa listahan ng mga kongresista na dawit sa transaksyon. Para naman kay Secretary Villanueva, malinis daw ang kanyang konsensya at harapin daw niya ang kaso kahit saan man ito makakarating. Matatandaan noong nakarang taon pa sana isasampa ang third batch na pork barrel cases na yan. Ngunit nangalapas sila ng mga ebidensya itong mga investigador. At sinasabing ang mga tinanggap na mga kickbacks na mga sangkot na yan kay Senator Gringo Hunasan, sinasabing nasa 1.7 million pesos. Kay Congressman Bagatsing, nasa 600,000 pesos. Ang kickbacks naman ni sinasabing tinanggap ni Australia ay nasa 45 million pesos. Si Manuel Ortega ay nasa 14.3 million pesos. Itong si Victor Ortega naman ay nasa 9.5 million pesos. Si Rial ay nasa 3.2 million pesos. Si Rufus Rodriguez ay nasa 3 million pesos. At si Villanueva ay nasa 2.3 million pesos ang sinasabing tinanggap nilang kickbacks mula kay Janet Lim Napoles. Mag-i-update nga tayo sa paghahanda dyan ng mga kababayan ho natin sa Benguet kaugnay ng epekto ng bagyong si Hana at ang rescue operation sa dalawang minero na umano'y nakakulong sa loob ng tunnel sa Benguet. Nagpapatuloy, may follow-up report ang Bombo Radyo Baguio. Nananatili ang blue alert status ng Office of Civil Defense o OCD Cordillera sa pagpasok ng bagyong Hana sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay OCD Cordillera Regional Director Andrew Alex Oy, bagamat hindi direktang tatama sa rehiyon ang naturang bagyo, ay naka-alerto lahat ang mga miyembro ng Disasters Group para sa pag-responde sakaling may sakuna. Pinayuhan naman ng opisyal ang mga bisita at residente ng rehiyon na laging maging alerto at mapagmatsyag upang maiwasan ang anumang aksidente na maaring idulot ng landslide. Sinabi naman ni Rod Maningo, Admin 8 ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na 24 oras silang nakaantabay para sa pagresponde sa mga residente. Samantala, puspusan naman ang rescue operation na ipinapatupad ng mga miyembro ng BFP Itugon, Itugon LGU Emergency Rescue Team at PNP Itugon para sa dalawang minero na natrap umano sa loob ng tunnel sa Antamok, Ukab, Itugon, Benguet. Una nang kinilala ni Benguet Governor Nestor Funguan ang mga ito na sina Jonas Isang, 24 anyos, binata, tubo ng Cavite, Mangkayan, at si Eddie Latigo, 50 anyos, may asawa at kapwa residente ng Tram, Ukab, Itugon, Benguet. Base sa investigasyon ng mga otoridad, pumasok umano sa loob ng tunnel ang dalawang private miner pasado las 4 kahapon ng hapon at dahil sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng debris sa loob at labas ng tunnel ay nakulong ang mga ito. Maalalang kamakailan lamang ay sinuspindi ng gobernador ang operasyon ng pagmimina sa nasabing lalawigan dahil pa rin sa paminsan-minsan pagbuhos ng ulan na maaring magdulot ng pagguho ng lupa. Yan ang balita mula dito sa impila ng Bombo Radyo Baguio para sa Bombo Network News. Bombo William Lucson para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Libo-libong bilang ng mga residente sa lalawigan ng North Cotabato na apektado ng mga pagbaha na dagdagan pa klase sa ilang paaralan doon suspendido. May detalye ang Bombo Radyo Coronadal. Nadagdagan pa ang bilang ng mga apektadong pamilya sa lalawigan ng North Cotabato dahil sa walang gumpay na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat na pinaigding ng bagyong Hana. Sa datos ng PDRRMO North Cotabato, umagat na sa 7,300 na pamilya ang lumikas sa kani-kanilang tahanan dahil sa baha. Karamihan sa mga ito ang pansamantalang nanuluyan sa kanilang mga kamag-anak sa ibang lugar na hindi binabaha. Sa ngayon, nasa higit 20 mga barangay na mula sa mga bayan ng Pikit, Medsayep at lungsod ng Kinabawan sa lalawigan ang nagkakaranas ng baha dulot ng pag-apaw ng tubig mula sa Rio Grande de Mindanao. Maliban dito, sinuspende naman ang klase sa mga paaralan na binaha sa nabanggit na mga lugar, lalo na sa Barangay Rajamuda National High School kung saan naitala rin ang landslide noong nagaraang araw. Siniguro naman ni North Cotabato Governor Lala Tarino Mendoza na mabibigyan ng dulong ang mga apektadong pamilya. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Pininyo ay daya nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang mga balita, apat na sundalo sugatan sa nangyaring sagupan laban sa mga rebelde diyan sa lalawigan ng Albay. May detalyang Bombo Radyo Ligaspi. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang apat na mga sundalong nasugatan sa nangyaring inkwentro sa Barangay Rawis, Piuduran, Albay. Ayon kay Lieutenant Colonel Perfecto Piñarinondo, commanding officer ng 2nd Infantry Battalion Philippine Army, nakasagupan ng kanilang tropa ang aabot sa 10 mga pininiwalaang miyembro ng Rebelding New People's Army o NPA habang nagsasagawa ng pagpapatrolya sa lugar. Anya, inabot lamang ng 1 minuto ang naging palitan ng putok na sinundan ng malakas na pagsabog mula sa isang improvised explosive device o IED. Dagdag pa ni Piñarinondo, mabuti na lamang at agad na nakapag-responde ang isa pang tropa ng militar na malapit sa lugar, kaya agad na nailabas ang mga sugatang sundalo. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang hot pursuit operation ng mga kasundaluhan sa nasabing lugar para mapanagot ang responsable sa naturang pang-aatake. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Lorena Kising, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mag-iina, tinangkang magpasagasa sa sasakyan dahil daw sa hirap. May detalyang Bombo Radyo Naga. Nagresulta sa buhol-buhol na trafiko ang muntikan ng pagpapakamatay ng mag-iina sa lungsod ng Naga. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nabatid na sinubukan umano ng inang si Leslie Sumugad na magpasagasa sa gitna ng kalsada kasama ang dalawa nitong anak na sina John Daniel, 8 anyos, at Ronron, 9 anyos. Maswerte naman na nakapreno ang mga sasakyan, kung kaya hindi natuloy ang pinaplano ng mga ito. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nabatid na galing pa sa Pasay ang mag-iina at napadpad lamang sa nasabing lungsod. Ayon kay Sumugad, sinubukan anya niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagpapasagasa sa mga sasakyan kasama ang kanyang mga anak dahil sa nararanasan nilang hirap sa buhay. Sa ngayon, nasa kamay na ng Department of Social Welfare and Development ang nasabing mag-iina matapos i-turn over ng mga otoridad. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rosinieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa Cebu on duty na polis at tatlong iba pa huli sa aktong nagpapatsesyon, arestado. May detalye ang Bombo Radyo Cebu. Kulong ang isang polis kasama ang apat na iba pa sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa isang drug den sa may barangay Bituon, bayan ng Dumanog ditong lalawigan. Huli sa akto na nagpat session ang mga suspek na sina P1 Ronald Sakan na itinalaga sa Dumanog Police Station at ang ibang tatlo na kasama nito na sina Danilo Neme Sintista, Cherry Dupalag at Andrew Nimila. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radyo kay P1 Marvin Librodilla, ang nagsilbing poster buyer sa naturang operasyon, sinabi nito na on duty si P1 Sakan sa pagkakataong yun at nahuli ito matapos tumakbo ang subject na si David Carante sa kanyang bahay na nagsilbing drug den kung saan naroon ang apat na nagpapat session. Nakumpiska ng mga otoridad ang 21 pakete ng maliliit na pinaniniwalaang shabu, 357 Magnum revolver at apat na bala. Bagamat sa ngayon ay isa sa ilalim sa masusing investigasyon at drug test ang nasabing pulis. Una rito, sinabi ni Sakan sa mga kasamahang pulis na may pupuntahan lamang daw ito ngunit laki gulat na lamang nang magkabilang panig ng magpang-abot ang mga ito sa drug den dahil hindi alam umano ng suspect na pulis na may isa sa gawang bypass operation ang kanilang istasyon. Nakatakda namang sampahan ang kasong may kaugnayan sa paggamit ng illegal na droga at pagbisita sa drug den ang pulis at tatlo pang iba, habang si Carante naman ay nahaharap sa kasong illegal possession of firearm at pagbebenta ng illegal na droga. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Chendi de Silvia, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa Ilocos Norte, magsasaka tinagapatay ng sariling kapatid dahil daw sa away sa lupa. May detalyang Bombo Radyo Lawag. Patay habang ginagamot sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City ang isang lalaki matapos siyang pagtatagain ng kanyang sariling kapatid. Kinilala ni Police Senior Inspector Lauro Milan, Chief of Police ng PNP Vintar, ang biktima na si Nestor Agbayani, habang ang suspek ay ang kapatid nito na si William Agbayani, parehong magsasaka at pareho ring residente ng Barangay Parparurok, Vintar, Ilocos Norte. Ayon sa opisyal, kaninang umaga lamang ay pinalam sa kanila ng isang kapatid ng biktima na namatay si Nestor habang ginagamot sa hospital.
dahil dito ay nakatakda ng sampahan ng PNP Vintar ng kasong homicide si William Agbayani dahil sa pagpatay nito sa sariling kapatid. Batay sa investigasyon ng polisya, unang nag-away ang magkapatid dahil sa lupa hanggang sa humantong ng pagtataga ni William kay Nestor. Nagtamo ang biktima ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan tulad sa kanyang mukha, braso, baba, kamay, lalo na sa kanyang ulo, dahilan upang isugod siya sa bahay pagamutan. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Luwag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kuya na bumaril patay sa kanyang umano'y adik na kapatid sa Butuan City, sumuko na may follow-up report ang Bombo Radyo Butuan. Handang harapin ni Frederick Loloy Cagantas, residente na Purok 6E, Barangay Libertad, itong lungsod na Butuan, ang krimeng kanyang nagawa matapos barilin patay ang nakababatang kapatid nito na si Pablo Cagantas na isang drug addict. Ito'y matapos ang kanyang pagsuko pasado alas 9:30 kagabi kay Libertad Barangay Captain Vincent Rizal Rosario na siyang nagdala sa kanya sa Butuan City Police Station 3. Ayon sa suspect, nairita siya ng pabalik-balik na inihayag ng biktima na panginginigin siya nito at na makuha mula sa bag ng biktima ang armas na may bala ay ginamit niya ito para una niyang mapatay ang biktima. Nagdilim na umano ang kanyang paningin nang puntahan niya sa tindahan ang kapatid sa Baybaril at kaagad na tumakas patungo sa Zapanta Valley sa bayan ng Kicharaw, lalawigan ng Agusan del Norte. Nasa kanyang isipan na umano ang pagsuko kung kaya't matapos ang ilang oras na pagpapalamig ay bumalik siya sa Butuan City at sumuko kay Kapitan Vincent Rizal Rosario. Ang aura ko, ang may bala, ito mag, puhan ako, suda ko sa unawa, sugat ni, yan itahabot ang yan kagaling ng sao, kanyang ito kong pagsiya, ito ka nakablit na ako. Yan po ang pahayag ni Frederick Cagantas. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lili Best Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo, Balitang OFW! Balitang OFW! OFW! Muling nagpaalala ang Philippine Embassy sa mga lahat ng mga OFW sa Kingdom of Saudi Arabia na mag-register para sa 2016 elections kasunod ito ng matagumpay na voters registration outreach ng Philippine Embassy sa Riyadh na isinagawa sa Al Jabalian Hotel sa Hail, Kingdom of Saudi Arabia. Aabot sa 220 bagong mga overseas voters ang narehistro at nabigyan ng certification. At kaugnay ng balitang yan ay hinihimok din ng ating mga kababayan sa naturang lugar yung mga hindi pa nakapagparestro na lumapit sa imbahada ng ating bansa. Bombo International News. Bombo International News. International News. Frontrunner na si Donald Trump nagbigay kulay sa unang presidential debate sa Republican Party dun sa Amerika. May detalye si Bombo Lizelle Galan. Kagaya ng inaasahan ay naging sentro ng pinakaunang primary debate ng Republican Party sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio, ang celebrity at business magnate na si Donald Trump. Frontrunner si Trump sa 10 presidential candidates ng Republican na inimbitahan sa nasabing debate. Sa simula pa lamang ng debate, umarangkada ang pagiging prangka ni Trump nang tumanggi itong magbigay ng pledge na kanyang iindorso ang mapiling standard bearer ng partido. Nagpahiwatig si Trump na tatakbo bilang independent candidate kung hindi mananalo sa Republican primary na ikinagulat ng libo-libong dumalo sa debate at ikinagalit naman ng kanyang mga kalaban. Ayon kay Senator Rand Paul, tiyak na ngayon pa lang tumutulong na si Trump sa kampanya ng mga Clinton. Si dating US Secretary of State Hillary Clinton na ngayon ay frontrunner ng Democrats ay hindi nakaligtas sa batikos ng Republicans, maging si US President Barack Obama sa kanyang foreign policy at kontrobersyal na Obamacare sa naturang debate. Isa sa mainit na issue sa debate ay tungkol sa immigration kung saan inako ni Trump ang karangalan. Ayon sa negosyante, kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapansin ang usapin ng immigration sa Amerika. Ito ay bunsod ng kontrobersyal na komento ni Trump tungkol sa Mexican migrants na tinawag niyang criminals, rapists at drug smugglers. Pero si dating Florida Governor Jeb Bush ay nanindigan sa kanyang posisyon na bigyang daan ang immigrants para legal na manirahan sa Amerika. So, if it weren't for me, you wouldn't even be talking about illegal immigration, Chris. You wouldn't even be talking about it. This was not a subject that was on anybody's mind until I brought it up at my announcement, and I said, Mexico is sending. Except the reporters, because they're a very dishonest lot, generally speaking, in the world of politics, they didn't cover my statement the way I said it. Mr. Trump, I'll give you 30 seconds.
give you 30 seconds to answer my question, which was, what evidence do you have, specific evidence, that the Mexican government is sending criminals across the border? 30 seconds. Border Patrol, I was at the border last week. Border Patrol people that I deal with, that I talk to, they say this is what's happening because our leaders are stupid, our politicians are stupid, and the Mexican government is much smarter, much sharper, much more cunning, and they send the bad ones over because they don't want to pay for them, they don't want to take care of them. Why should they when the stupid leaders of the United States will do it for them? And that's what's happening whether you like it or not. Nagkainita naman sa usapin ng national security sina New Jersey Governor Chris Christie at Kentucky Senator Rand Paul. Pabor si Christie sa pagkuha ng impormasyon sa US citizens na tinututulan naman ni Senator Paul. Subalit nag-stand out sa nasabing debate si Senator Marco Rubio na pinakabata sa Republican candidates. Si Rubio ang nagbato ng mga solidong sagot pero si Bush ay bigong patunayan na siya ang nasa driver's seat ng Republicans dahil sa ilang ninenerbios at minsan ay hindi tiyak na sagot sa mga katanungan. Isa sa nakakuha rin ng spotlight si Ohio Governor Jan Kasich na focus ay ekonomiya at tiniyak ang suporta sa same-sex marriage bukod sa home court advantage nito. Ang Ohio ay isa sa mga must-win na battleground state tuwing presidential election sa Amerika. Wala pang pangulo ng US na hindi nanalo sa Ohio at dito rin ia-anonsyo ng Republicans ang mapipiling standard bearer para sa 2016 US presidential election. Bombo Lizal Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Ang film NBA star na si Jordan Clarkson ay sumuporta rin sa Pilipinas sa pagbid sa hosting ng FIBA World Cup habang LeBron James at Stephen Curry ay nangunguna sa pagpipilian na kasali sa Team USA para sa 2016 Rio Olympics. May lahat ng yan, may detalye si Bombo Jovi Galang. Maging si Phil-Am NBA player Jordan Clarkson ay nanalangin na makuha ng Pilipinas ang bidding para sa 2019 FIBA World Cup. Sa kanyang Twitter account ay nagpayag ng suporta si Clarkson na sinabing bring the FIBA to the Philippines na may hashtag pa na Puso 2019. Naniniwala kasi si Clarkson na maraming advantage ang Pilipinas kaysa sa China dahil sa patuloy na umaangat ang kalidad ng paglalaro sa bansa. Ang pagkakaroon ng passion sa basketball ng mga Filipino ay isang malaking factor anya para makuha ng Pilipinas ang hosting. Bukod pa kay Clarkson ay maraming mga manlalaro ang nagparating ng kanilang panalangin na sana ay manalo ang Pilipinas sa bidding para sa pag-host ng 2019 FIBA World Cup. Samantala, nanguna sina NBA MVP Stephen Curry ng Golden State Warriors at NBA superstar LeBron James ng Cleveland Cavaliers sa mga nakalistan na bumubuo para sa Team USA na maglalaro sa 2016 Rio Olympics Men's National Basketball. Bago ang magkaroon ng finalist ay makakaroon muna ang Team USA ng isang basketball minicamp sa darating na Agosto 11 hanggang 13 sa Las Vegas. Ayon kay USA Basketball Managing Director Jerry Colangelo, na bukod kina James at Curry ay makakasama rin sa minicamp na kanilang gagawin sina James Harden ng Houston Rockets, New Orleans Pelicans Anthony Davis, LaMarcus Aldridge at Kawhi Leonard ng San Antonio Spurs, Blake Griffin at DeAndre Jordan ng Los Angeles Clippers, Draymond Green at Harrison Barnes ng Golden State Warriors, Paul George ng Indiana Pacers, John Wall at Bradley Beal ng Washington Wizards. Nakabinbin pa rin sa listahan na isama sina Kevin Durant ng Thunders at Kevin Love ng Cavaliers na kasalukuyang nagpapagaling sa injury. Yan ang ating ulat. Bombo Jovino Galang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Patuloy ang panawagan ng mga opisyal ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas sa mga kababayang Pinoy na isama sa kanilang dasal na sana makuha ng Pilipinas ang panalo sa hosting sa prestiyosong 2019 FIBA World Cup. Maliban dito, nanawagan din ang delegasyon sa mga kababayang Pilipino na ituloy-tuloy lang ang paggamit ng salitang at FIBA sa social media hanggang sa mamayang hapon at gamitin din ang hashtag na Puso 2019. Para mag-trending daw yan at makaabot sa mga judges ng FIBA
sa magaganap na bidding. Inamin ng ilang miyembro ng delegasyon na hindi sila halos nakatulog kagabi dahil sa tindi ng excitement na namayani sa Tokyo dahil naman sa magaganap na presentasyon at anunsyo ng mananalo sa bidding mamayang gabi na yan. Kanina ay nag-face-off din si Manny Pacquiao at dating NBA superstar na si Yao Ming. Habang humarap itong dalawa sa press conference, nagbiruan pa ang dalawang superstars kung saan si Pacman ay may dalang bola habang si Yao Ming naman ay may boxing gloves. Batay sa mangyayaring programa, unang magpresenta ang China sa harap ng 23-member FIBA Central Board ng kanilang 20 minutong audio-visual presentation. Pagkatapos nito ay susundan din ng Pilipinas. Si Pangilinan ang magbibigay ng opening remarks. Magbibigay rin ng maikling pahayag si Coach Chat Reyes, dating Gilas Captain Jimmy Alapag. At ang huli ay magsasalita ay si Phillips. Matapos ito ay magkakaroon din ng closed-door question and answer sa pagitan ng bidding country at FIBA officials. Kapag natapos ito ay saka na magsasagawa ang Central Board ng deliberasyon at susundan ng secret balloting. Magkakaroon din ng butuhan, formal na magsasagawa ng anunsyo ang FIBA kung sino ang winning bidder dakong alas 6:30 ng gabi. Ang FIBA World Cup ay itinuturing na Olympics ng basketball ay huling ginawa sa Pilipinas noong 1978. Sinasabing wala pang mga bansa sa Southeast Asia ang nakagawa nito. Ang Japan ay nag-host na rin ng FIBA World, pero ang China ay hindi kundi ang mga FIBA Asia events pa lamang. Huling na isagawa ang FIBA World noon lamang nakaraang taon sa bansang Spain. Sa 2019, ang FIBA flagship event ay magkakaroon ng 23 teams na unang pagkakataon bago rin ang sistema na sisimulang ipatupad yan sa 2017. Magkakaroon kasi ng 18 buwan na qualifying process ang mga bansang kalahok mula November 2017 hanggang sa February 2019 para malaman kung sino ang usad sa FIBA World. Kaya mamayang gabi, good luck yan para sa ating team o ating grupo dun sa Japan. Abangan po ninyo ang resulta dito lamang yan sa Bombo Radio Philippines. Maaring alas 6:30 yan mamayang gabi. Showbiz Balita. Bombo, Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kumpirmadong nagkaroon ng engine failure ang pinapalipad na vintage plane ng Hollywood actor na si Harrison Ford bago ito mag-crash landing sa isang golf course dun sa California. Ito ay base sa final report ng National Transportation Safety Board na siyang nanguna sa investigasyon hinggil sa kinasasangkutang plane crash ng 72-anyos na aktor 5 buwan na ang nakaraan. Ayon sa investigasyon, hindi maayos ang pagkakasuot ng harness sa balikat ng Star Wars actor, kaya naman malubha ang naging injury gaya ng pelvic fracture, ankle injuries at maraming halos sugat itong si Harrison Ford. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Araw tayo ngayon ng Biyernes, August 7, 2015. Bago po tayo magpaalam, balikan ko lamang ang ating mga headlines sa ulat. Panahon, Northern Luzon binalaan dahil sa mahigit sa 4 metrong taas ng storm surge dahil yan sa epekto ng bagyong si Hana, habang ang hanging habagat unti-unti nang umuusad papuntang Luzon mula dyan sa maulan na Visayas area. Isang senador, 5 kongresista at cabinet officials kabilang sa panibagong kinasuhan sa third batch ng pork barrel scam cases. Pangulong Noynoy Aquino, pinaalalahanan ang pulis, ang mga pulis na walang dapat kikilingan sa darating na 2016 elections. Rescue operation sa 2 minero na Manoy na kulong sa loob ng tunnel doon sa lalawigan ng Benguet nagpapatuloy. Libo-libong bilang na mga residente sa lalawigan ng North Cotabato na apektado ng mga pagbaha, abay na dagdagan pa klase sa ilang paralan doon, suspendido. 4 na sundalo sugatan sa nangyaring sagupaan laban sa mga rebelde sa lalawigan ng Albay. Mag-iina, tinangkang magpasagasa sa sasakyan dahil daw sa hirap sa buhay. Sa Cebu on duty na pulis at 3 mga kaibigan, huli sa aktong nagpapat session, abay sila lahat arestado. Sa international news naman, front runner na si Donald Trump nagbigay kulay sa unang presidential debate ng Republican Party dun sa Amerika. Sa balitang sports, ang film NBA star na si Jordan Clarkson ay sumuporta na rin sa Pilipinas sa pagbid sa hosting ng FIBA World Cup.
Delegasyon ng Pilipinas sa magaganap na bidding mamaya sa FIBA World Hosting, nanawagan ng dasal sa mga kababayan habang Yao Ming at Manny Pacquiao muling nag-face off ilang oras bago ang bidding dun sa Tokyo, Japan. Sa latest mga impormasyon, maaaring niyong buksan ang official website ng Bombo Radyo Philippines ang www.bomboradyo.com. At tutukan ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado yan, maaaring niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radyo News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radyo Philippines. Direktamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman, si Bombo Jun Desca, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Boss Radyo Bombo!